What's up sa mga ka-YouTube dyan? Kumusta kayong lahat? Ngayon gagawa tayo ng tutorial kung paano nga ba natin mapapalitan ng IP address ng ating laptop at desktop computers. Explain ko lang kung bakit papalitan o bakit gusto nating palitan ng ating IP address. Yun ay para maging anonymous tayo sa pagsasurf sa internet. At kung nanonood ka ng video na to, alam mo na kung siguro kung anong gagawin mo. Una, punta muna tayo sa ating internet browser. Punta tayo sa VPN gate. Yan, vpngate.net. Tapos download din natin. Yan, nakikita nyo itong download soft eater, VPN client. Ito ay pang Windows. Eh nakita nyo nagda-download na siya. Wait lang natin matapos. Ngayon na-download nyo na yung sa VPN gate. Open natin. Tapos, ito yung file niya. I-unzip natin. Extract here. Yan. Hintayin lang natin matapos. After nyan, i-install natin. Tapos, pindutin natin itong VPN gate client. Ito yung installer niya. Wait lang natin siya mag-install. Yeah, next lang natin. Yan, makikita nyo dito, client or client manager. Doon tayo sa client. Next. Tapos, agree to the end user license agreement. Next. Next lang ng next. Yeah. Hintay lang natin siya ma-install. Eh nakita nyo na install na natin. Finish natin. Tapos start the SoftEther VPN Client Manager. Ngayon nandito na tayo. Add VPN connection natin. Wait lang natin. Eh nakita nyo may VPN client adapter na siya. Piliin natin tong VPN gate public VPN relay server. Tapos pipili tayo ng bansa. Try natin tong Japan. Tapos connect to the VPN server. Use TCP protocol. Okay. Yan, at connected na siya. Tignan natin ngayon yung ating IP address. Kita nyo, naitago niya na yung totoong IP address natin. Ipapaliwanag ko lang, no, ang VPN para maitago ang inyong IP address kung sa inyo mang bagay gagamitin itong software na ito. Napakadali lang nito. Nangyayari ang VPN unang-una sa inyong LAN o sa inyong mga personal computer sa bahay, papuntang ISP, Internet Service Provider, at doon papasok ang VPN. Siya yung mag-encrypt ng inyong IP address. Kung nagustuhan nyo mga ganitong video, bakit di kayo mag-subscribe at i-on ang bell notification para lagi updated sa aking mga susunod na video. Salamat po.